malalagong puno, malinis na tubig, sariwang hangin, at masisipag na mga bangkera. Ilan lamang yan sa mga ipinagmamalaki ng isa sa pitong lawa ng San Pablo, Laguna, ang lawa ng Pandin. Binaragsa ang lawa ng ilang libong turista dahil sa angking ganda at kalinisan nito. Ayon sa San Pablo Tourism Office, taon-taon, humigit kumulang na 10,000 hanggang 15,000 ang pumupunta sa Pandin upang saksihan ang nakabibighani at nakaka-relax na tanawin nito. Taong 2006, nang formal na magkaroon ng serbisyo para sa mga turista sa Pandin. Ang pinakamalaki ngayon ang pangkabuhayan sa Laguna ay yung ecotourism. Kasi dati bumagsak yung aming pangisdaan. Kaya may tumulong sa amin sa isang NGO. Yan ang mga nagsitulong sa amin para ma-improve yung ecotourism dito sa lawa ng Pandin. Ang naisip po namin, bakit hindi natin ipasyal, tapos may pagkain, para may pagkakitaan tayo yung pagkakita. Kasi po yung mga asawa lang namin, sa pangisda lang po umaasa, hindi naman po sapat para sa isang pamilya, lalo na po ako na may 5 anak. Kadalasan, mga pamilya at mga estudyante ang nagpupunta sa Pandin upang mamasyal, magpahinga, at maranasan ang kagandahan ng lawa. Kasi ginagawa nilang parang educational tour ang Pandin. And ang nakakatuwa pa dito, mga babae yung nagbabaysa sa mga yung bamboo rafting namin. Mga babae na pumapa. So, isa yung another attraction, only in Pandin Lake, na makikita nila na mga babae ang nagpa-paddle. Sa kabila ng dami ng mga turistang pumupunta sa lawa, paano nga kaya napapanatili na komunidad ang isang maayos na serbisyo? Ito ang tulong. Yung mga kababaihan, sa umaga, meron kami taga-pamalengke. Kami hari-hari. Linggo-linggo, iba-iba. Tapos, pag sila taga-pamalengke na dito, magdating namin sa umaga, tulong may nag-iinis na siya, may nag-iinis na bansa, may nagluluto, may tulong kami na naging siyam na bakera. Ayon sa Laguna Lake Development Authority o LLDA, ang Pandin at ang kakambal nitong lawa ng Yambo ang dalawa sa mga pinakamalinis na lawa kumpara sa 5 pang mga lawa ng San Pablo. Ang lawa ng Bunot ang pinakakritikal sa 7. Bukod dito ay 2 pang lawa ang nanganganib na tuluyang mapagkaitan ng tunay nitong ganda. Ayon sa water quality reports ng LLDA, di tulad ng iba pang mga lawa na sobrang dami ng fish cages at iba pang mga negosyo, ay 3 bahagdan lamang ng lawa ng Pandin ang ginagamit para sa fish cages. Ito ay dahil sa mababang nutrient level sa lawa na hindi angkop sa negosyo ng pangingisda. Kaya naman, mas binibigyang pansin sa Pandin ng turismo. At hindi lamang ito simple tourism, kundi eco-tourism. Dito ay patuloy na pinangangalagaan ang kapaligiran ng lawa at pinapanatili ang ganda nito habang mas pinapabuti ang serbisyo sa mga turista. Sustainable tourism, ika nga. Yeah, eco-tourism is a very good strategy, you know, to help conserve and preserve yung mga few remaining pristine areas natin and areas of important biological, natural significance. No? Kasi yung ecotourism, it's a good avenue to create awareness. No? And then at the same time, once you create awareness, nakakatulong din na to help conserve these areas. Ikalawa, ecotourism then helps provide funding para yung area na yun, meron naman resources
for the active maintenance and protection and development area. Kasi you can charge visitors some amount na appropriate and pwede gamitin yan para doon sa, ano, sa development management and conservation area. So, with sustainable ecotourism, what I see is we will be able to make sure that the environment, you know, kasi definitely, if it's a tourist spot, no, ang magsasuffer dyan, yung environment itself. Kasi diba, tourists will come in, with influx ng tourists, will have somehow damage the environment itself. So, for sustainable ecotourism, dapat na-maintain niya yung value yun. Na hindi siya masira, out of, masira gawa ng tourists din. Ayon na mismo sa water quality report ng LLDA sa Lake Pandin, ang lawa ay maaaring gawing eco-tourism area. Nung pagkasundan ng San Pablo City Tourism Council na eco-tourism yung gawin, andyan na yung ipoprotect, ipopreserve, ipopromote ang tamang pangangalaga sa kalikasan. So, alam naman natin, pag eco-tourism, talaga preservation, protection ng nature, ano dyan eh, gagawin sa mga lugar. So, yun yung nakikita namin na kailangan ng aming 7 days para i-showcase sa tourism. Magmula noong magsimula ang eco-tourism sa Pandin, iba't ibang mga aktibidad ang sinasagawa upang mapanatili ang kagandahan ng lawa sa kabila ng dami ng mga bumibisita dito. Before, parang syempre yung information dissemination, tapos awareness ang ginagawa namin sa mga tao na nangangalaga ng Seven Lakes, particularly in Pandin Lake. So ngayon, masasabi ko, they are very much aware na, informed na kung paano pangalagaan ng Lake Pandin. Kaya madali na yung communication sa amin from the government at sa kanilang mga nangangalaga sa Pandin Lake. Kasi isa na yung gusto namin eh. With the help of Laguna Lake Development Authority and the provincial government, nakakaisa na kami kung paano namin poprotektahan ang mga natural resources namin dito sa lungsod ng San Pablo. Si Harold Villarca ng Kanlungan Pilipinas Movement ay isa sa mga nakikibahagi sa mga programang isinasagawa para sa ecotourism sa lugar. So, number one, for the people, especially yung mga bata, yung mga ginagawa namin yan ang mga pagtuturo, literacy program. Second thing is yung sa mga bahay na nagkaroon kami ng mga solar panels kasi malaking, ano yan, malaking tulong yung mismo sa buhay ng tao rin para ma-maintain din yung environment eh. Yung floating solar panel na yon, yun yung magiging floating charging station. Kung saan, binigyan namin yung mga bahay through, ano, in partnership with LLDA, binigyan namin ng mga malalaking flashlight para paggabi, meron silang mga liwanag sa bahay. Tapos yun, yung bulbs, nilagyan namin ng solar panel na yun, magkakaroon ng charging station doon, pwede silang mag-charge ng mga cellphone, ng mga flashlight pag-araw, paggabi, kinukuha nila yung, ano, yung mga flashlight. So yun yung nagiging ilaw dito sa mga bahay dito paggabi. Ang lokal na pamahalaan ng San Pablo sa pakikipagtulungan sa LLDA ay kasalukuyang gumagawa ng tourism master plan upang mas mapabuti ang ecotourism hindi lamang sa lawa ng Pandin kundi pati na din sa iba pang mga lawa ng San Pablo. Lawa ng Pandin ay isa na lamang sa mga kakaunting malinis na anyong tubig, hindi lamang sa Calabarzon, kundi pati na din sa buong Pilipinas. Kaya naman, importante na ito ay mapangalagaan. When it comes to making the plan, there has to be a collaboration or integration of the local stakeholders in general involved in sustainable tourism. So, ibig sabihin, kung yan ay ginagawa na yung plano ay ginagawa ng munisipyo, hindi ng munisipyo ang dapat involved. No? Kasama, of course, kasama yung council, yeah, but dapat involved din yung local communities kung saan, kung nasaan yung area or venue ng tourist spots. No?
kasama din yung other stakeholders working in that particular area. Malaking role ng local government yun. So, pag sinabi LGU, yung munisipyo at saka province, if you look at the local government role, malaking responsibility. So it's working, so ang role ng LGU is to mobilize the national line agencies. Pero before, DNR and the local government should work closely together. Ang challenge mo, dapat mayroong common framework, common master plan that they have to work together. Ano yung gagawin nila para yung master plan will guide ano yung role ng bawat isang agency. So you cannot just hold one agency responsible para doon sa gagawin. Marami pang pwedeng magawa sa pandi na I think when it comes to development naman gradually, pero sana ma-maintain din yung ano yung beauty ng lawa. As a Filipino citizen na lang, Lake Pantin or the other lakes in San Pablo is God given what we call this gift to us. Hindi dapat everything na binigay sa atin ng Panginoon, we should have protected them. We should not damage them. Kasi ang laki ng ating paving makuha in terms of financial, in terms of other remuneration para makuha natin. Now, for the people, the leaders of the site, the area, including the local government units, they should now impose the political will on how to maintain the not only Lake Pantin but our other seven lakes of San Pablo. Umaasa po kami na lahat po ng mga tao na gusto makita ang Pantin Lake ay makiisa sa amin kung paano po namin ito pinoprotektahan, pinangangalagaan at makita pa ng ating mga susunod na henerasyon kung paano po natin inalagaan ang Pantin Lake at paano po ito nagpapakita ng ganda sa ating mga kababayan. Pinagpala ang Pilipinas sa dami ng likas na yamang meron ito. Marami man sa mga ito ang tuluyan ng napabayaan, pinapaalaala ng mga natitirang ganda ng bansa tulad ng Pantin na hindi pa huli ang lahat. Sa pamamagitan ng pakikipagtulungan sa iba't ibang sektor, ating mapoprotektahan ang lawa. Nawa ay ating laging alalahanin na ang mundong ito ay hindi lamang para sa atin. Ito ay para rin sa mga susunod na henerasyong masiglang hinihintay na masilayan ang ganda nito. Sa ngalan ng buong DEVCOM 132, ako po si Mag Sardenia. At ito ang lawang kay ganda.